Yo mga kabarbs, sa magandang umaga. Ang gupit pala ng customer natin mga kabarbs is mid taper crop top. Sobrang haba ng kanyang buhok mga kabarbs. Mga isang taon daw siyang hindi nakapagpagupit. Simula na natin yung gupit natin mga kabarbs. Unang gagamitin natin guide is ito number 4 na guide. Gamit tayo ng senior. Number 4 lang yung guide na gagamitin natin mga kabarbs kasi taper yung gusto ng customer. Pag magugupit kasi ng taper, hindi masyadong manipis yung gilid para mas maganda tingnan yung gupit ng ating client. Clipper lang natin paikot mga kabarbs. Yan, paikot lang. Number 4 lang yan para mas maganda yung pagkakagupit natin ng taper sa ating client. Paikot lang mga kabarbs, paikot lang. Yun mga kabarbs, sunod na gagamitin natin is trimmer. Mid taper kasi yung gupit niya, kaya liningan muna natin. Yan, sa pantay lang sa tenga, ganyan lang. Kasi mid taper yung gagamitin natin. Yan, linisin na lang din natin. So, gawa na lang din tayo ng lining. Yan, sa tenga. Linisin na lang natin para pag maggugupit na tayo, mas madali na yung proseso ng ating gupit. Linisin na lang din natin. Pag magugupit pala tang taper mga kabarbs, kailangan muna may guide. Liningan muna natin yung guideline natin kasi mas mahirapan tayong mag taper pag wala tayong guide. Tataas yung pagkaka-taper natin pag walang guide. Ganyan lang. Yung mga kabarbs, pati sa likod mga kabarbs, mid taper hanggang ganyan lang. Pantay lang sa tenga niya, sa ibabaw ng tenga niya. Yan, tsaka gamit tayo ng shaver. I-shaver lang natin yung pinakababa na ginawa nating guideline para mas malinis mamaya pagkatapos ng ating gupit. Dapat kailangan mayroon tayong shaver para mas malinis yung pagkakagupit natin sa ating client. Ganyan lang, dahan-dahan lang. Chill lang tayo mga kabarbs, chill. Yun mga kabarbs, sunod na gagamitin natin is number 1 na guide. Tsaka naka-close lang siya. Yan. Naka-open pala, sorry. Naka-open lang siya. Yan. Tsaka wag na natin iangat mga kabarbs hanggang dyan lang. Kasi pag naka-angat, masyado nating tinaasan, magiging high taper na yung gupit ng client. Ay, ang gusto ng client natin is mid lang. Kaya wag lang natin masyadong iangat ang pagkaka-blend natin sa kanyang patilya. And saka naka-close natin. And doon lang din sa pinakababa ng ginawa nating guideline. Kahit matagal yung gupit natin mga kabarbs, okay lang. At least maganda yung resulta ng ating gupit. Kaya chill-chill lang tayo mga kabarbs. Yan, sunod na gagamitin natin is undis clipper na walang guide. Yan. Laruin natin yung lever na close, open para matanggal natin yung kanto. Yang kantong yan. Dahan-dahan lang natin. Yan. Basta matanggal lang yung pagkakanto nung detailer natin. Yan. Dahan-dahanin lang natin. Basta tandaan nyo lang, wag nyo nang iangat. Pag anong gusto ng client, pag mid, yan lang, huwag masyadong mataas. Pag gusto niyang high, pwede nating taasan. Pag low naman, mas mababa pa dyan sa ginagawa ko. Yan. Parang sobrang chill-chill lang, dahan-dahan lang para hindi umangat yung pagkakagupit natin sa ating client. Yan. Gamit tayo ng 0.5 mga kabarbs. Yan. Laruin ulit natin yung lever, close, i-open para matanggal natin yung dark spot na counting dark spot. Yan. Dahan-dahan lang. Para kahit matagal, okay lang. Kakapaghintay naman yung mga client. Dahan-dahan lang. Shoutout nga pala sa ate ang mga kaibigan natin dyan. Maraming salamat sa mga sumuporta sa ating YouTube channel. Tsaka gamit tayo ng detailer mga kabarbs para matanggal natin yung dark spot ng detailer.
Yan. Dahan-dahan lang masyado. Yan. Shoutout nga pala natin yung mga legit seller ng mga barber tools. DKC, Elite Barber Supply, Daddy Barber PH, kay Sir Rolly Bartolome. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat mga boss. Legit seller yan ng mga clipper mga kabarbs. Kay AJ Paske pala, shoutout sa'yo boss. Lalo na sa DKC, mga nagbebenta sila lahat ng mga gamit, barber chair, lahat. Pati sa Elite Barber Supply. Yun mga kabarbs, sunod na gagamitin natin is number 1. Kung ano yung ginagawa ko sa patilya, ganun pa rin yung gagawin natin sa likod. Number 1 pa rin, naka-open. Pataas lang. Uli mga kababs, huwag na nating itaas masyado kasi mid lang yung gusto ng client. Hanggang dyan lang tayo. Yan. Kung ano yung ginawa ko sa kabila, ay dun sa patilya, ganun pa rin yung gagawin nating proseso. Yan. Pagkatapos ng open, close natin mga kababs. Yan, naka-close. Yan. Dun na tayo sa pinakababa. Yan. Para hindi na masyadong umangat. Dapat ma-blend natin ng maayos yung kanto ng ating gawa. Ayan. Mid taper crop top. Shoutout nga pala sa mga kwan ko, subscriber. Malapit na tayo mag 13,000 mga kabarbs. Maraming salamat sa suporta. Ngayon uli ako bumalik ng pagbablog. Halos isang taon na yung video ko sa pag-tutorial. Ngayon uli gamit tayo ng Andes Clipper. Laruin uli natin yung lever. Close open pa rin para matanggal natin yung kanto ng detailer natin. Dahan-dahan lang, wag na natin iangat. Chill-chill lang tayo mga kabarbs. Follow nyo nga pala ako sa aking Facebook page mga kabarbs, The Champ Barbershop. Yung The Champ Barbershop mga kabarbs, yun yung pangalan ng barbershop ko sa probinsya, sa Bukidnon. The Champ Barbershop. Yung taga Bukidnon, gusto magpagupit, punta lang kayo sa shop. Sa The Champ Barbershop. Sa Valencia City, Bukidnon. Itaas, sa harap ng munisipyo mismo. Sa gamit tayo ng 0.5 mga kabarbs. Laro niloy natin yung clipper. Close open lang natin para mawala yung kanto ng kuan detailer at saka naka zero na clipper, dapat mawala yung kuan niya kanto. Yung mga kabarbs, at sunod at gamit tayo ng detailer para matanggal natin yung dark spot ng detailer para mas maganda yung pagkakagupit natin sa client natin. Dahan-dahan lang, hanggang dyan lang tayo kasi mid taper lang. Dahan-dahan lang yung pagkakagupit ng detailer kasi pag umangat yan mahirapan na tayo. Gamit tayo na uli ng Andes para mawala yung kuan dark spot. Mga prosesong ganito mga barbs, paulit-ulit lang yan. Ulit-ulit lang kung anong ginawa natin sa kabila, ganun pa rin. Para ma-blend natin ng maayos ang gusto ng client, masunod natin yung gusto ng client. Chill-chill lang na pagkakagupit sa kanya.
Yo mga kabarbs, doon sa kabilang patilya mga kabarbs, kung anong ginawa natin doon sa kabila, ganun pa rin yung gagawin nating proseso. Naka-fast forward na to mga kabarbs para hindi tayo matagal kasi yung video natin. Pinas forward ko na lang para mas mabilis. Pero kung ano yung ginawa natin sa kabila, ganun pa rin yung gagawin natin sa kabilang patilya. Paulit-ulit lang to mga kabarbs. Nood na lang, nood na lang. Yan lang pa rin. Yo mga kabarbs, sa pagkatapos nung tapos na tayo, gamit tayo ng laba, i-shave lang natin, i-liningan lang natin para malinis na tingnan yung pagkaka natin, gupit sa kanya. Liningan lang natin, linisan. Pinas forward ko na lang para mabilis yung pagkaka-video natin kasi sobrang tagal pag hindi nakapass forward. Para hindi rin kayo mainip. Yan, linis lang. Chill lang na pagkalinis. Kasi may detailer na dati yan eh. Yan ngayon mga kabarbs, pantayan na natin yung bangs nya. Yan, gamit tayo ng detailer. Yan. Hindi masyadong kumakain yung detailer dyan mga kabarbs kasi basa kasi yung buhok nya. Nahirapan yung detailer ko dyan. Kaya mamaya kukuha ko ng gunting, naiinip na ako dyan eh. Hindi masyadong kumakain. Mamaya kukuha ko ng gunting yan. Hindi ko masyadong kumakain, gunting na lang. Yung mga bangs niya ka barbs, hindi pa masyadong pantay kaya papantay natin niya mamaya. Sa itaas ko lang tayo ng gunting. Tayo nang sumakto kung masyadong maigsi. Pero mas maganda 'wag masyadong maigsi sa taas kasi pag masyadong maigsi magmumukha na siyang buzz cut. Saktong-sakto lang. Sobrang taas na din. Naka-pass forward uli mga kabarbs para hindi tayo mainip. Yan. Counting-counting lang. Saktong haba lang. Tsaka yung bangs na ayusin natin yan mamaya pagkatapos ng ating gupit. Yun tsaka i-clipper overcomb lang natin mga kabarbs yun sa pinakagilid para mapantay natin yung gilid natin. Clipper overcomb lang natin. Gamit tayo ng undis clipper. Clipper overcomb lang. Chill lang din na pagkakakuhan. Gupit para hindi tayo mahirapan. Clipper overcomb. Gamit tayo na undis clipper. Basta mapantay lang yung gilid niya mga barbs. Okay na yan. Yung mga kabarbs, dito sa taas, i-blower lang natin ng pababa lahat mga kabarbs papunta sa harapan niya kasi para maganda yung pagkakapantay ng ating bangs mamaya. Blower lang natin hanggang matuyo. Blower lang natin. Basta papunta lang lahat sa kuhan mga kabarbs harapan para mas maganda yung mapantay natin yung bangs natin mamaya. Basta paharap lang lahat. Tsaka ayusin natin yung bangs niya mamaya pagkatapos ng blower natin sa kanya. Basta paharap lang lahat. Pinapaharap ko lang yung pag-blower sa kanya. Kasi crop top yung buhok niya. Blower lang hanggang matuyo. Tsaka natin ayusin yung bangs niya mga kabarbs pag natuyo na. Kasi di pa yan pantay yung bangs niya. Temporary lang yung kanina. Pagkatapos matuyo, tsaka natin ayusin. Yan, paharap lang lahat. Yun. Yun mga babs, gamit na tayo ng detailer. Yan,
pantay natin yung bangs niya. Medyo matalas na yung kwan kasi i-detailer natin kasi tuyo na yung buhok ng client. Yan. Gamit tayo ng trimmer. Kahit anong trimmer, okay lang naman. Basta mapantay lang natin yung bangs. Kahit gunting, okay lang din. Basta mapantay lang natin yung bangs. Kasi crop top. Pero mayroon kasing gupit na hindi pantay yung bangs. French crop top naman yun. Yung sabog-sabog lang. Pero pag crop top, talaga pantay talaga siya. Pantay lang natin yung bangs ng client natin. Naka-pass forward na para hindi tayo mainip. Kasi sobrang tagal. Yan, hanggang mapantay lang natin ng konti. Yun. Tsaka gamitan natin ng blade. Liningan natin. Yung mga sobra-sobra lang. Para maganda tingnan. Gamit tayo ng blade. Para mapantay lang natin. Mawala yung mga balahibong pusa. Yun mga kabarbs. Tapos na ating gupit. Lagyan lang natin ng counting pomade mga kabarbs. Water based lang yung gamit natin. Matte finish lang. Para hindi masyadong basang-basa. Yan. Suklay-suklay lang. Gamitin natin ang suklay. Para maganda yung resulta ng ating gupit. Tsaka gamit tayo ng suklay. Yung pang kuha na suklay. Parang wavy-wavy lang kasi itong gusto ng client. Parang XX na gusto niya. Ginawa natin yung gusto ng client. Yun mga barbs. Ito na yung gupit natin mga barbs. Mid taper crop top. Yun, solid mga kabarbs. Di baling matagal, at least okay naman yung resulta. Hindi perfect, pero okay na. O, yun mga kabarbs, ang harapan ng ating gupit ng ating client. Mid taper crop top. Yun, what's up? Maraming salamat mga kabarbs sa mga sumusuporta, sa mga subscriber ko dyan. Pasensya na, ngayon lang uli nakapaggawa ng tutorial. Sa halos isang taon na din yung last tutorial natin. Mag-update na tayo palagi sa ating YouTube channel. Kaya like and subscribe na din mga barbs and share. Maraming salamat. Thank you very much.